Ako, ang New Year's resolution ko is, ano, I'll simplify my life. Minimal. Oh, parang minimal. Yan, yan din ang resolution mo last year. Ah. Tamo. Happy New Year! Gulat naman ako. Yeah, Happy New Year! Happy New Year! Yeah. Kain ako ah. Yeah. Gutom ako eh. So, ayun. magto 2018 na. Oh, may i-upload ko to before mag New Year. Oh, ha. So, 'di ba uso sa mga tao mag New Year's resolution? Oh, nga. Ano man 'yung New Year's resolution mo? Ako, hindi na ako magdadala ng cellphone sa loob ng banyo. Napapatagal ako eh. Oh, nga. Ako, ang New Year's resolution ko is, ano, I'll simplify my life. Minimal. Oh, parang minimal. Yan din ang resolution mo last year. Ah. Tamo, i-rewind nyo. Hanapin nyo yung New Year's resolution. Wala lang yan. Ano ka ba? Pero alam mo, more than setting resolutions, feeling ko mas motivating yung sabihin mo na you what are your 2018 goals? No? Goals? Oo. Ano ba to? Financial goals ba to? We can talk about financial goals. Or life goals in general, parang ganyan. Hashtag life goals. Well, kanya-kanya naman yan eh, pagdating sa life goals. Pero pagdating sa financial goals, siguro one thing that we can talk about is paano ba mag-set ng financial goals, no? Ako yan. Actually, madali lang yan. Simple lang yan. Oo. Huwag ka ng ballpen, o lapis, saka papel. Oo. Sulat mo lahat ng gusto mong mangyari sa buhay. Lahat ng pangarap mo. Oo. Lahat ng gusto mong puntahan, yung gusto mong bilhin, pwede. Or gusto mong ma-experience ng pamilya mo. Yan. Okay. Basic muna. Tapos, dinasulat mo na lahat. Kunwari, gusto kong pumunta ng Bora Bora. Oh, alam mo yan? Ganda lang, maganda yan. Di Boracay, ha? Sa Bora Bora. Gusto ko ng Puerto Galera. Yan. Okay. Tapos, halimbawa, pag may pamilya, gusto ko ng pang-college ng anak ko. Yes. Kunwari, dun muna. Then, pagkalista mo lahat, lagyan mo ng date. Kung date. Kailan sila mangyayari o kailan mo gusto mangyari. Pero importante rin sa paglalagay ng date, dapat yung ano, ha, yung tinatawag na realistic. I wanna go to Maldives or Bora Bora. Tapos bukas, tapos naman ang ATM mo, piso lang. Oo, tama. So, realistic din. Realistic. So, sabihin natin, kailangan, gusto kong pumunta ng Bora Bora in. Realistic sa akin in 10 years time. Yan. Mm. O, lagay mo. 2018, so 2028. Yeah. Yeah, siyempre, ano, gusto mong bumili ng condo, for example. O, in 5 years time. Workable naman siguro yun, di ba? Yes. So, kailangan mo ng 20% down payment. O, yun. Workable kahit 3 years, kung sa down payment lang yung iipunin, di ba? Pwede rin. So, yun. At least may target date. And then, so, siyempre, may target date ka na, di ba? Pag nalaman mo kasing target date, more or less, it would determine kung saan mo ilalagay yung pera mo. Kung saan ka mag-i-invest. Saan ka mag-i-invest. Kasi usual tanong yan eh, saan po ako mag-i-invest? Eh, tanong ko dyan, kailan ba mangyayari yan? Kasi, kapag yung goal mo, mangyayari within 5 years, 3 or 5 years time, nasa short term yan. So, kung nasa short term yan, dapat nasa short term investments ka lang. Or mga tipong low to moderate risk investment. Low to moderate risk, siguro, pwedeng bonds, but more of money market, ganyan, time deposit, or kunwari, happening in 1 year's time, savings account. Ay, pag yun, time deposit lang, pag 1 year lang. Oo, ang diba? Goal, no? Time deposit na lang, kasi mahirap nang isugal pa, baka, I wanna go to Bora Bora in 3 years time, halimbawa, or pang condo mo, diba, 3 years time, tapos nilagay mo sa stock market. Ay, oo, nakakatakot yun. Nakakatakot, eh kung nagpalipad ng missile si North Korea papunta ng Amerika, wala ka ng condo, diba? Yeah, oo. Katuloy yun yung lumapit sa akin na meron daw siyang 200,000, gusto niyang i-invest. Tinanong ko, para saan ba yung 200,000 yun? Para sa wedding namin next year. Saan mo pinalagay? Time deposit, next year eh. Baka masisika ka pag hindi natuloy yung mamaya pag nilagay sa stock market na lugi sa city hall na lang sila magpakasal, di ba? Dahil nawala yung bumaba yung value. Tapos sa basketball court. Hindi, paano ko sinasabi ng mga iba na next year the stock market would go up? Well, depende na sa risk appetite nila, pero I will tell them na I am telling you. Just to be sure. Totoo yan. Well, at the end of the day naman, it depends on their
risk tolerance. Pera naman nila yun, di ba? Oo, pera nila yun. Pero, kumbaga, just to be prudent and honest on your end. Yeah. Prudent. No, I will be brutally honest. No, brutally honest. Na, pag yan, bumagsak, huwag niyo ako sisisihin, ha? Kasi ako, ang advice ko talaga, time deposit lang yan. Kasi next year yan, eh. Oh. Mahirap na. Kasi, tapos, pag 5 to 10 years naman, more or less, ano na yan, medyo pwede mo nang ilagay sa balance fund yan. May stocks and bonds. Or balance portfolio, not necessarily a balance fund. Tapos pag long term, nalimbawa, 10 years or more, like pang retirement, yeah, education, no-brainer, stock market yan. So, kaya importante din na nakalista, tapos nakalagay din kung kailan mangyayari. And don't forget din yung, ano, yung target amount. Kung magkano yung budget. Kasi halimbawa, may nakausap ako sundalo. Sabi ko, sir, ano mong gusto pangarap ninyo? Ano lang to, parang mga sarhento, ganyan. Hindi talaga officer. Sabi ko, gusto ko pumagong ko yung pamilya ko. Sir, kaya lang parang mahirap po eh. Sabi ko, okay lang mo ba gusto? Sir, basta maka-Hong Kong po. O, di tinanong ko. Kaya nyo po ba in 5 years time? Tingilin nyo. Hindi ko po alam. O, sige, compute tayo. Ilan ba kayo? 4 daw. So, kinumpit ko. Di ba may mga, ano nga yung package? Yes, yes. Mga transport, 20,000 lang, di ba? Group package to, travel. Sabi ko, in 5 years time, sabi mo 25,000. O, divide mo lang ng 5. O, di 5,000 per year lang yun. O, tapos divide mo ng 12. O, magkano lang per month yun? Mga 300, 400. So, kung baga, pag alam mo yung target amount, parang nung bata lang tayo, di ba? Para may pinag-iipunan ka. So, yeah, sabi ko, kaya mo na ba yung 300 a month? Ay, sir, kaya po. So, kung baga, yung Hong Kong na feeling niya, hindi... Imposible. Imposible. Pero alam mo yun, nilagay mo lang kung kailan, tapos kung magkano yung kailangan, tapos divide mo lang, then there. And, most importantly din, pag nag-i-invest, actually, kahit malaki yung amount, since malayo pa naman, pag nag-invest ka, maliit lang yung kailangan. Maliit lang, yes, ang kailangan talaga. So, important din yun. Yung yan, yung time, magkano, how much, and of course, the goal itself. Yeah. On a related note, na-remember ko, meron akong friend. Gusto niyang mag... second honeymoon siya ng asawa niya sa Greece. Second honeymoon? Oh, wow. Oh. So for the longest time, ito, Santorini pa to, gano'n? Oo, one week. So for the longest time, nag-iipon siya ng pera. Nag-iipon siya ng pera. Tapos finally, tinanong niya sa akin, saan daw maganda invest? Yun daw yung goal niya nung tinanong ko. Okay. Para saan yung pera na yan? Para sa Santorini, Greece, ganyan. So sabi ko sa kanya, parang Jodin lang to, ah. Oo. Hindi, sabi ko, so magkano ba yung one week na honeymoon sa Greece? So, sabi niya, hindi niya alam eh. So sabi ko, i-compute muna natin. So kinompute namin. Lumalabas 250,000 yung more or less. Kasama airfare? Kasama airfare, accommodation. Ah, the works? Very ano siya, yung conservative na na estimate na ano, 4-star hotel yung honeymoon package. Yes, yes, okay. 250,000. Alam mo magkano yung gusto niyang i-invest? Magkano? 300,000. Sabi ko, hindi mo na kailangan i-invest. Next week, mag-book na kayo ng ticket. So, which is the importance of knowing how much is the cost of your goal. Right. Yung iba kasi, ipon na ng ipon, pero hindi alam. Hindi, walang target amount. No? That's right. At saka, I always tell people, kung gusto mo mag-invest kasi gusto mo nang lumaki yung pera mo, I always say na that's actually a poor financial goal. Kasi money is just money. You have money. You have to enjoy money. You have to enjoy, di ba? Your life din also. Kailangan mo siya gastusin. Hindi naman tayo yung puro tipid-tipid lang. Dapat mag-enjoy din tayo. So, just like nga yung sabi ko, 250,000 yung honeymoon mo, meron ka ng 300,000 yan, hindi mo na i-invest yan. Ang kailangan mong gawin ngayon, hanapin yung oras, mag-file na ng leave kung kailangan kayo pupunta ng Greece, di ba? Pwede na pala. Diba? Eh. Oo, pwede na. Which is similar with some people na nag-iipon para daw pang start ng negosyo, pang kapital. I tell them, isipin mo muna kung ano negosyo yung itatayo mo. Kasi nakaka-isang million ka ng ipon na pang kapital, food cart franchise ka lang naman pala, 200,000 lang yun, di ba? Sana last year or 2 years ago mo pa nasimula. Na. Oo, di ba? Oo nga naman. So, tama naman. I guess, yeah, you know, when it comes to setting financial goals, and even when thinking about how you should invest, you should define a specific goal, no? Kasi sabi nga na SMART goals. SMART goal. May dagdag pa ako. Dapat, sa pag-isip din ng goal, hindi mo lang titingnan yung gusto mo. Sa own family mo or for yourself.
Kasi dapat consider mo rin, eto marami kasi nakikitang kaso na nagbibigay sa magulang, nagbibigay sa mga kapatid, kumbaga may mga dependent sila or nagbibigay sa pamangkin. Now, pag halimbawa may nakakausap din ako na may nagbibigay sa magulang na nagsusupport, then ako is I also anticipate na rin na maybe they should also prepare and plan for the people na sinusuportahan nila. Kasi mas mapapamahal sila if ever they don't plan. For example, nagbibigay sa magulang. Eh, syempre, if of course, lahat naman namamatay, di ba? Pag when the parents pass away, syempre, magkano mamatay ngayon? Mahina 200,000 pesos, 300,000. That's right. Diba? Now, if they don't prepare for that, right now, mapapamahal sila, magto 200, 300 pa. So, ako, since anticipate mo, since nagbibigay ka na rin naman sa magulang mo, and if you, kumbaga, if you think na if something happens to them, gagastos ka nila naman, pwede na rin sila kumuha ng part ng gusto nila, kumuha na rin ng mga pre-need plan. Diba? Para at least, magkano lang ang pre-need plan ngayon? Mga 800 pesos? Mga tsaka memorial plan for mga ganun, mga lote, ganyan. Yeah. So, pwedeng kumuha na sila kasi like, for a minimal amount, diba? If ever something happens to them, and meron na sila. Meron na silang ganun. And if in case naman na hindi siya kailanganin in the future, then you can still use it for other purposes. Diba? At least, hindi ka na susurprise no, na pipilahan ka. So, may anticipation ka na ano ba yung mga pwede pang ibang mangyari sa akin na not necessarily related to me and my family, but kamag-anak. Kumbaga, parang if you can reasonably expect na magbibigay ka na lang din in the future. Well, meron kang pamangkin na inaanak mo rin, tapos alam mo, hirap yung magulang. So, ini-expect ko na ako, feeling ko, pag nag-college to, pwede ka na rin magtabi ng paunti-unti. Kumuha ka ng maybe mga some insurance plan or something, or even an investment, pwede rin ganun. Para sa college education ng pamangkin mo na. Pero syempre, hindi mo sasabihin na, alam mo, just in case lang, kasi kinakabahan ka na doon sa kapatid mo. Baka hihingi rin sa'yo yan ng inaanak mo naman, di ba? So, okay lang. So, ganun din. Titignan mo rin. Kumbaga, hindi lahat, kumbaga, sa'yo lang. Kasi, if you can reasonably expect na magbibigay din, like, for example, yung hospital stocks, kung ngayon pa lang, nakaatang na sa'yo magulang mo, tapos ikaw na rin ang gumagastos, di ba? For their hospitalization. Tapos, most probably, on their senior years, mas gagastos ka rin, di ba? Di bumili ka na ng hospital stocks ngayon, mas makakamura ka. Magagamit mo pa, asawa mo, tapos ang mga anak mo pa. Yeah. Okay. So, I guess that's it, no? So, goal setting for 2018. Kayo, ano bang goals nyo for 2018? So, you can... Kasi parang magsumugod yun, relationship. Ano yung 2018 financial goals nyo? Financial goal, ha? So, yeah, I hope you can share them below sa comment section. And we'll try to give you a little some tips on how you can achieve that. So, okay. So, again, thanks for watching. And please subscribe, like, and share. Yung Baby Shark episode natin, wala pa. Wala pa. Kaya upload ko pa lang. Anyway, so, bye-bye.